Oh, guys. Sabog ang pitoan. Hi. Uy. Hi. Kaganda naman ni Re. O sige. Uy, ako po. Napakahusay naman ang ay. Ako. Yung flying kiss pa. Kami magkakape summer sa bukid. Nagdala ako ng thermos, kape, tasa, coffee mate, and muscovado sugar. Para makatipid sa buhay. Ngayong araw din natin pawawalan yung night jar. The Philippine night jar sa bukid. Dahil mag didilim na. Ngayon ang tamang oras. Ang balang labas yun? 76-18. 76-18? Ay, naku po! Yun yung number ko nung araw. Sayang, hindi ko tinayan. Bye, Nay! Guys ba? O, tara, tingnan natin yung night jar. Lalagyan ng mga nag-iibon. Ayan. Resto. Dinutas-butas para mahingan. Tsaka para hindi siya masilaw sa liwanag ng araw. Dahil siya ay panggabi, i-release natin siya mamaya medyo madilim na. Kaya to. Twing, 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 twing. Sit! Ay, nakabait! Ang galing ah. Ito muna. Ito po ang Philippine night jar. May tayong green background. Ano? Philippine night jar. Ayan, nagising siya. So cute. Hello. Hello. What's your name? Do you want to fly? Yes. Hello. Ayan yun, ang ganda ng kanyang wings. Perfect. In good condition, in good shape. Pawawalan natin siya mamaya sa bukid. Ano siya, master of camouflage. Hindi mo siya basta-basta makikita. Tingnan nyo kung gano'ng yung sinasabi ko. Nakapikit siya kasi hindi pa madilim. Dito na tayo. So this is the place to be? Yes. Mga super worms, i-offer natin sa mga ibang ibon dito para bumait sila. Laki ng buwan, no? Ang ganda. Oh, mga kadaddy, I'm back. Daddy Gambit, and nandito na po kami kung saan natin pakakawalan ang Philippine night jar. Ang Philippine night jar ay bihira nating nakikita. Maliit na porsyento lamang ng mga tao nakakita nito o nakahawak. Pero hindi ko po in-encourage na humuli kayo nito dahil ito ay pinaniniwala ang alaga ng mga engkanto o ng mga aswang. Sila ay mga panggabing ibon kaya bihira natin makita. Tulad ng mga kwago. Pero kung para sa mga kwago, madali natin sila makita. Ang night jar ay di mo basta-basta makikita to kahit nasa inyong harapan na. Tulad nito, madali sila makapagkubli. Oh, lalo dyan. Wala akong makita. Makita mo na, wala na, di ba? Ulit ko nga pala uli ah. Hindi ko in-encourage na humuli kayo nito dahil sila ay mga wild birds. Hindi sila mabubuhay sa captivity. And mga maliliit na insekto sa gabi ang kanilang kinakain. Kaya walang chance na mabuhay kung ito ay uhulihin natin. At syempre, bawal. Wild birds. At hayaan na lang natin silang nasa wild. Kasi pag humuli kayo nito, baka mag-wild ako. Yan o! Hindi, joke lang po.
Ngayong gabi, ngayong dapat hapon, ito na po ang tamang oras para sila ay i-release. Oh, di ba? Para siyang may ano yung tawag doon? Para siyang may balbas? Oh, may whiskers, pusa. Para siyang pusa, eh. Oh. Okay, mag-aalala sa ganitong hawak. Ito po ang tamang paghawak ng mga ganyang kaliliit na ibon. Hi. Sa falconry para safe ang kanyang mga paa, claws at wings and tail feathers. Oh, papakabait ka ha. No. Kita tayo soon. Gusto nang gusto nang umalis. Oh. Picture mo na bago siya paulag. Palagay ko yung size niya na yun, nasa juvenile stage pa siya. Fledging. Magiging safe na siya rito. Kahit yung mga predators, hindi siya makakita. Dahil sa kanyang kakayahan na magtago o magkubli sa mga bagay-bagay. O yun, that's all for tonight, for today, for tomorrow. Daddy Gambit, see ya! Oh, may pahabol pala. Mga super worms. Yan, bigyan na lang natin sa mga birds dito. Alright. Bigyan na natin. Saan? Dito na lang. Diyan. Ayun. Hmm? Ati, dinig mo? Sino yan? Record mo. Ayun, nadidinig mo. Yun ang sounds nila. Gusto mo lapitan natin, record natin yung sounds nila. Maghahanap tayo ng hindi, nandun lang. Tatawagan na sila. Hindi, yun nga yung sinasabi nila. Akala mo malapit pero layo-layo nun. Oh, sa bagay. Or baka yun yung mga engkanto. Tara na, gumagabi na. Bye-bye! Bye-bye! Good night.